Sa social media, ang mga netizen flex kung flex ng katawan. Post dito, post dyan. Pero paano ka naman daw makakapag-OOTD kung ang iyong katawan tagtag ng keloid na hindi lang basta dumarami, kundi lumalaki? Jacket is life para sa 19 anyos na si Paolo na tubong Pampanga. Mayroon daw kasi siyang itinatagong hindi dapat makita ng iba. Ang kanyang mga keloid kasi tila nanganganak daw sa dami. Nagsimula lang daw ito sa kanyang dibdib. Sumulpot sa braso. At umabot na sa kanyang mga binti. Nahiya po talaga ako. Tapos hindi po ako komportable. Lalo na sa kapag may tataas ko po yung kamay ko, nakikita po. Nagja-jacket po ako. Ano po, yung long sleeves po. Para matakpan po sila. Ayon sa ating dermatologist na si Dr. Jean Marquez, ang keloid ay iyong nakaangat na peklat na naiiwan sa ating balat matapos gumaling ang isang sugat. Ang keloid actually is a scar tissue that went beyond the border or the margin of the wound area. Kumbaga, kapag tayo'y nasusugat for the skin to repair, it produces what you call mga fibrotic tissues, no? Or yung mga tissues na nagkukos ng paghilom, no? Or yung mga scar tissue. Sa keloid is, it forms a scar tissue, pero excessive yung pag-produce ng scar tissue na yon. So, ang nangyayari is, sobra siyang tumatambok at lumalapad. 4 years ago o noong 15 taong gulang daw si Paolo nang mapansin niya na may tumubong mga tigyawat o tila butlig sa kanyang dibdib at braso. Akala ko po tigyawat. Tapos po nung mga 1 month po, medyo lumalaki. Tapos natamaan po siya ng bakal. Ginamot ko po, lumobo. Yung parang matigas yan. Medyo nangangati po siya. Tapos ini-scrub ko po. Nung ini-scrub ko po, lalo pong lumaki. Hanggang sa hindi nagtagal, ang dati maliliit na tigyawat, unti-unting lumalaki, namumula, at maging ubod ng kati na tila mga kabuting nagsusulputan sa kanyang katawan. Nang ipinakonsulta siya ng kanyang inang si Rodelina sa isang espesyalista, napag-alamang ang mga inakala niyang maliliit na tigyawat, keloid pala. Nalulungkot din ako, natatakot din kasi baka kumalat sa buong katawan niya, sa mukha, ganun. Nirisitahan daw sila ng doktor ng pampahid sa katawan at nagpaturok ng steroid para numipis ang mga keloid ni Paolo. Pero ang problema, mahal ang gamutan at hindi rin nakumpleto ni Paolo. Dahil dito, imbis na mawala ang keloid, nagpatuloy ito sa pagdami. Gusto po sana mawala na po sila para maging confidence po ako sa sarili ko. Pero bukod sa itsura ng balat dala ng keloid, ang mas ikinababahala raw nilang mag-ina ang lumalaking keloid ni Paolo. Baka raw maging cancer na? Natakot po ako eh kasi baka kumalat po. Nagsisimula na po din sa mukha ko. Para mas malinawan si Paolo, sinamahan namin siyang magpakonsulta kay Doc Jean. Mayroon pa nga bang solusyon sa naglalakihan at patuloy na nanganganak niyang mga keloid? Abangan mamaya! Mga kapuso, ayon po sa mga eksperto, iba-ibang itsura at forma ng keloid. Meron po dyan bilugan ang forma, meron ding maliit at nakaangat, o kaya naman ay may misulang tangkay na tila may liig. At yung iba naman sinasabi palapad at may pahaba nga ang itsura. At syempre, ang mahalaga raw matukoy kung keloid nga ito batay sa itsura para maiwasan ang paggamot nito at para matukoy rin kung ano ang mainam na solusyon para po dyan. Samantala, tanong ng marami, Doc, normal ba ang pagkakaroon ng keloid? Tendency to have keloid is usually related to the pigmentations on your skin. Halimbawa, so sa race, no, the darker you are, the more chances of you to develop keloid. So because it is more common on black people, on Asians, on Latin Americans, no,
compared to mga Caucasians. Dok, may peligro nga bang dala ang pagkakaroon ng keloid? Pag natatamaan at kinakamot, nagkakaroon ng sugat, nagkakaroon ng secondary infection. They cannot remove their shirt na in the beach, no? Nakaka-stress and nakaka-affect ng kanilang self-confidence. Dahil paniniwala ng iba, normal ang pagkakaroon ng keloid. Nagsulputan na rin ang iba't ibang paniniwala ng iba nating mga kapuso. Dok, totoo ba ang keloid ay nakakahawa? Ang keloid naman kasi is not an infection. It's not caused by a bacteria or a virus or a fungus. So, hindi siya nakakahawa. Totoo ba ang nakakatanggal yung rubber band pag tinali mo sa keloid? The more that you put a rubber band around it, the more that you're traumatizing the skin. Pag traumatize mo, then posibleng lalong lumaki ang keloid. So, it's even dangerous to put rubber band on the keloid. So, hindi siya makakatulong. Dok, totoo po ba na ang keloid ay nakaka-cancer? Hindi. Actually, hindi siya delikado. Huwag lang siya talaga magkakaroon ng infection. Samantala, balikan naman natin si Paolo. Sobrang dami niyang keloid. Makikita mo, pinkish pa siya and medyo reddish pa yung iba. Mas malaki dun sa areas of movement na may joints, no? Kasi the more that you move your muscles, the more na lumalaki yung keloid. Also on mga areas na konti ang taba, like the chest area. Posibleng dahilan daw ng paglaki at pagkalat ito ang hindi maiwasang pagkamot o paghawak dito. When it's itchy, that means yung keloid lumalaki or natatamaan. So ang gagawin ng pasyente is lalo niyang kakamutin. And the more na lalo niyang kakamutin, lalong lalaki. So it becomes a cycle. Ayon din kay Doc Jean, namamana ang pagkakaroon ng keloid. So if you have a family history of keloid, chances are you can also develop keloid. May pag-asa pa naman daw na magamot ang mga keloid na tulad ng kay Paolo. Isang solusyon dito ay ang pagsasailalim sa carbon dioxide laser. Yung tinatawag na debulking procedures. So we want to remove the bulk of the scars, no, of the keloid, no, as soon as possible para mag-flat siya. So sinusunog natin yan by means of carbon dioxide laser. And then i-injecta natin yan ng corticosteroid to soften the keloid. And then after that, no, i-injecta natin yan ng diluted Botox or botulinum toxin injection to relax the muscles underneath. And then after that, the patient will have to put a silicone gel to soften the keloid and to flatten it, and meron silicone sheet to put pressure. So that's what we actually call triple therapy. Para naman sa may mga keloid din sa balat, paalala ni Doc Jean, iwasan ang paghawak o pagkakamot nito. Delikado na ang keloid kapag ito'y nagko-cause na ng discomfort, too much pain on the skin, itch, infection, it's causing you discomfort to a point that you cannot sleep, it's raising your blood pressure. So those are the warning signs that you really have to have your keloid treated. Mga kapuso, pangalagaan ang ating balat. At kung makaranas ng kakaiba, huwag basta kamutin para di magsugat at lumalak. At ang mahalaga, sa eksperto agad dapat magpakonsulta.